Hi everyone, welcome back to the channel. At ngayon kukunin natin yung kotse ko sa DC Garage, yun na yun sa may Valenzuela, at inihintay ko lang yung Grab ko para makapunta doon. As mamaya papakita ko kung ano yung mga ginawa. It's more on body works pa lang eh. Hindi pa ako nagpapa-change color kasi naghanap pa ako ng mga body kit. And may mga nakita ko kaso medyo pricey siya, so pinag-iisipan ko pa kung magpapalit na ba ako ngayon or magpapa-change color muna ako. So, pero ngayon, puntahan muna natin yung kotse ko sa DC Garage at let's see kung ano na yung mga nagawa doon. So, nandito na tayo sa DC Garage. At yung owner ng DC Garage, meron siyang R32. Ito yung kotse niya. Tapos ito yung kotse natin. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa. Pero check mo natin yung kotse niyang R32. So, kung malapit na kayo dito sa may Malanday, sa may Valenzuela, yung mga ginagawa nila is more on body works, mga detailing, and kung gusto nyo magpa-change color, magpa-change color. Tapos, ang balaw kasi dito sa may skyline natin, papag-gray ko, so dito ko na rin siya papapintura. Kasi ito yung mga ginagawa nila. Check natin yung mga ibang ginagawa nilang kotse. Ano bang ginagawa dyan, kuya? Bapin, sir. Balik na tayo dun sa kotse ko. Yung pinagawa ko pala, itong sa gilid, pinadikit na natin siya. Ayan. Tapos, ito rin. Hindi na natatanggal yung wing natin sa likod. Tapos yung front bumper ko rin pala, pinaayos ko na. Kasi wala daw bracket. So ang ginawa, nilagyan ng bracket sa loob. Hindi ko na mapakita kung saan. Pero nilagyan ng bracket sa loob para mas safe siya. Miss you! So nakuha ko na yung skyline natin. And siguro mamaya or ngayon na lang sabihin ko yung mga ginawa. So kanina, di ba sinabi ko na yung side skirt, yung wing, yun yung mga nilinis, pero may mga nakita pa akong mga parts na ginawa nila. Actually yun dun sa harap, siguro bibidyo ako na lang. Pinulayan nila ng black, akala ko nilagyan nila, pinulayan lang pala nila. So nagmukha siyang bago talaga. Tapos yung isa pang napansin ko, nilinis din nila yung brake kit. So mas luminis yung brake kit niya. Mas napansin ko din agad eh, kasi parang sabi ko, ba't parang mukhang bago yung brake kit ko? Tapos sabi, nilinis pala nila. Tapos ang maganda pa sa may DC Garage, talagang sobrang down to earth nung may-ari eh. Siguro, alam ko naman, sabihin nyo, hindi, ano lang yan, mabait yan kasi vlogger ka dahil pina-vlog mo yung ano lang. Pero hindi, actually, bago niya ako makilala, pinakilala lang nung kaibigan ni kuya, hindi niya ako kilalang na vlogger ako, na player ako. So, kilala nila ako as a car guy na mahilig sa kotse. Sobrang down to earth niya kasi parang, alam mo yun, kahit na hindi niya pa alam na vlogger ako, ang bait niya talaga. Tinuruan niya ako kung paano ayusin yung kotse, kung ano yung mga next na gagawin. So masasabi mo talagang genuine yung, alam mo yun, yung customer care niya. Kasi hindi dahil vlogger lang ako ganun. May re-recommend akong shop for bodywork or pang paint. Isa na yun yung DC Garage kasi sobrang down to earth nung may-ari. So syempre, pinapintura na natin to at maayos naman. So sabi ko sa inyo na talagang approve yung shop na maayos sila gumawa, na maganda sila gumawa.
ulit yung manibela niya, so kailangan ko na siya ulit dalhin kay Kuya JC. Sinabihan niya naman niya ako na talagang titigas yung manibela, so tumigas na nga siya ngayon. Sabi ko nilinis na yung ano, yung brake kit niya. Pati yung sa harap. Ito yung ginawa kasi hindi kita doon masyado kanina. Ayan. Tapos ito. Tanggal-tanggal na yan nung huli kong kita eh. Ayan. Side skirt. Ito rin, ginawa nila. Ang hina, sobrang hassle. First time kong mamatay, masirahan ng kotse. Ito pala yung sakit ng ulas niya, sabi nila. No? Mga ganito, may lakad sana kami. Ayan, no? Taas ng RPM niya, 3,000. Huwag kasi umalis eh. Oo nga, no? Mercury retrograde pala dapat ngayon, dapat di pala alis. Pero hindi naman makina yung pinagawa ko sa DC Garage eh. Katawan yun eh, kaya walang problema dun. So ang gagawin namin, tutulak namin yung sa gilid. Igilid muna namin. Tapos sa makuha na lang siguro bukas, if ever. Ang plano, iwanan muna namin siya. Ano tayo mga gawa eh. False alert. Buti na lang yung nag-aayos ng kotse, mga BYC Performance. Pupuntahan tayo. Malapit lang naman sila. Hi! Sunday, March 24, 11 PM. Papunta na ako dun sa May Patron kasi papahata ko na yung kotse. Nawisan na ako ng todo dun. So, ayan na yung kotse. Bye. Ilang araw ko lang napunta sa akin, 3 days. Tapos aalis ka na naman. Shit. Ito lang medyo masulit ko yung 3 days. Hey guys, this is another episode sa vlog kasi feeling ko konti lang yung or short time lang yung na-vlog ko dun sa may DC Garage and yung nasiraan ako noon Saturday. So, ang day today is Wednesday at dadaan tayo sa shop sa may BYC Performance para may kunin dun sa susi ng Skyline at para iwan din yung papers na kailangan lagyan nung para sa stencils. Tapos dalawin na rin natin yung kotse natin. Nakikinig kasi ako ng Cool Pulse kapag nagdadrive ako. Hindi ako masyadong naboboring sa drive dahil nakakatawa yung podcast nila. Yung Cool Pulse parang ano siya, yung
grupo ng mga komedyante na nagpo-podcast. Tapos para lang silang nagiinuman, nagkukwentuhan. Na sobrang nakakatuwa kasi feeling mo nandun ka sa loob. So, ang dami na lang episode, umabot na ata sila ng 600 to 700. Kaya hindi ko maubos-ubos. So, araw-araw kapag nag-drive ako, yun yung pinapakinggan ko para hindi ako ma-boring sa traffic. Andito na tayo sa BYC performance. Ayun yung auto natin. Banda. Medyo may ingay pa din. Subukan na lang higpitan. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga kotse dito sa BYC Performance. Ito yung GTR na Top Secret R33. Pagkakaalam ko, nakita ko to sa kay South Scene. Ayan, binubuo din nila dito. Tapos yung sa atin. Hindi ko alam kung anong kotse to, pero mukhang Celica eh. Hindi ko alam kung Celica. So, meron silang shell ng 240Z. Parang walang makina. Pero shell lang. Tapos si Firo. Ayan. Kasi ito R33 din na bukang GTST. Hindi natin yung makina. Same nung makina nung akin. No? Tapos hindi ko alam kung pares ng turbo pero same ng makina sa akin. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, yung R34 na barn find. Ayan. So hindi ko alam, original R34 na BNR to ah. So GTR talaga siya. And kitang kita sa body niya. Kitang-kita sa body. Sira na yung loob, pero pag ito yung nabutan ko, kayang-kaya itong i-project car din. Naka-mags na parang BBS, ay hindi. NK, tapos naka-Brembo. Brembo kit. NK, pero mukhang BBS yung mags niya, no? Mga Brembo kit, harap. Silipin natin yung makina. Siyempre, RB26.